Teca. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the program Teka. Ngayon pong araw ng Lunes. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ay nako, napakasarap po ang pagka weekend kasama mo family mo, eh napakasarap, no? At ikaw nga makapag-isip-isip. Pero ngayon pong araw ng Lunes, today is October 5. Nako, October 5. Eh, ano ba ngayon? Eh syempre ngayon ay unang araw, hindi ba? First day ngayon ng blended learning. Combination po ito, blended learning, modular, at paggamit ng broadcast classes for public school students. And today, more than 24 million, 24 na milyong mga estudyante ang mga pumasok. Naku, kamusta na kaya sila, no? Nagkaintindihan kaya ang mga guro at ang mga estudyante? May mga naging problema kaya? Naku, dati-dati ho, classrooms, textbooks, teachers, yung iba nagkaklase pa sa ilalim ng punong mangga. Pero ngayon, ibang klase ang problema natin ngayon, hindi ba? Ang problem natin ngayon, school opening, ito. Sapagkat tayo, we are under a pandemic and we are under the new normal. So, it's a different challenge. Kaya pag-uusapan po natin ngayong hapon, ngayong araw, no? Pero bagong lahat, syempre, nais ko rin pong ipaalala, today is Monday and today is October 5. Alam mo ba ninyo ngayon ay Teacher's Day? Ha? Binabati po natin ang lahat ng mga guro, ang lahat ng mga teachers, sapagkat ang profession ninyo, it's really a noble profession. Ha? Kaya't ang theme na ito ngayon, itong Teacher's Day, World Teacher's Day ngayon, ang theme ay Leading in Crisis, Reimagining the Future. Ayan. I'll repeat, ha? Leading in Crisis, mamumuno sa crisis, no? Sa panahon ng crisis, and reimagining the future. Imagine natin kung ano ang magiging kalalabasan ng kinabukasan natin ng ating mga anak, sapagkat alam natin na talaga teaching is a noble profession indeed. So, and of course, alam niya naman dito sa atin, ngayong pagbubukas ng klase, talagang responsibilidad ng pamahalaan, responsibilidad ng gobyerno under the Constitution, one of the most important priorities of our government is number one, the overriding goal of education is that no child should be left behind. Walang batang maiiwan. Walang batang hindi makapag-aral sapagkat walang excuse. Bakit ito walang excuse? Sapagkat nakalagay sa ating saligang batas, dapat libre ang ating edukasyon. So ngayong araw po ito ang ating pag-uusapan, yan, tungkol sa mga edukasyon at tungkol sa problema ng mga teachers at syempre problema sa komunikasyon, yung interconnectivity po natin. So bago po ang lahat, syempre, alamin muna natin ang bagong, ha? Nako, tumaas na naman, ano? Hindi magandang balita ito. Si Patrol Number 5, meron pong balita si Aya Yupanco, bilang ng COVID-19 sa bansa, tumaas na naman! BWIZ Patrol Number 5, come in! Tumaas na naman? Oo, pagka ganyan, alam mo, Padre, pagka... Pagka napapaganya ka, napapabuntong hini ka, nalulungkot ako eh. Tumataas, kaya ingat tayo mga kababayan. Huwag tayong pasaway. Tumaas pa mga kababayan yung bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa batay sa pinakahuling datos ng Department of Health ngayong araw ng Lunes, October 5. Sa case bulletin number 205 na inilabas ng DOH, ang bagong kumpirmadong kaso na naitala ay umabot ng 2,291 dahilan para pumalo na sa kabuuang 324,762 ang COVID-19 case sa Pilipinas. Ang 1,992 mula sa karagdagang bagong kaso
ay nangyari mula September 22 hanggang October 5 kung saan National Capital Region pa rin ang may pinakamaraming naitalang kaso na sa nagdaang dalawang linggo na may 698. Ang Region 4A naman ay mayroong 488 at 160 na naman sa Region 6. Umakyat naman sa kabuuang 273,123 ang bilang ng recoveries matapos na makapagdala ang DOH ng karagdagang 87 COVID-19 na recoveries ngayong araw. Ang pumanaw naman ng mga nasawi ay umabot na sa 5,840 dahil nadagdagan pa ito ng 64 na namatay. Sa bilang nito, 7 ang pumanaw ngayong October, 34 noong September, 8 noong August, 14 noong July at 1 noong Mayo. Sa NCR naman, nagmula ang 37 sa mga naitalang pumanaw sa sakit, habang 6 sa Region 6, 4 sa Region 3. Habang sa Region 4A ay nakapagtala ng 4 na pumanaw, 4 na namatay, 3 sa Region 10 at tigdalawa sa Parm, Car at Caraga. Tig-isa naman ang nasawi sa mga rehiyon ng 2, 5, 7 at 12. Samantala, 26 duplicates ang inalis sa total case count kung saan 18 rito ang recovered cases. Bukod dito, 25 kaso ang naitag na recovered ang na-reclassified bilang namatay matapos ang final validation ng DOH. Kaugnay nito, 17 laboratories naman ang hindi nakapagsubmitin ng kanilang datos sa COVID-19 data repository system nitong October 4 taong kasalukuyan. It is Patrol No. 5, IAU Pang Panagulat, St. Pilometo de Lacas, EWIC. EWIC! Okay, maraming salamat sa iyo, Patrol No. 5, IAU Pang ko, pagka napapabuntong hininga itong kaibigan ko at kumpare ko, hay, nako, alam ko na, ibig sabihin, tumaas na naman ang kaso, hindi bumaba, ano ho. New infections, 2,291 for a total cases of 324,772 as of 4 p.m. today. Okay, so yan. So bagong COVID bulletin po naman natin. And yan, pupunta na tayo dun sa ating ano. Ito meron pa isang magandang balita. Ano ha? Kanina meron akong binabasang article. Mukhang itong GSIS ko. Lahat naman tayo. Lalong-lalo yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Government system in GSIS, no? Itong mga empleyado, itong mga miyembro pala, rather, aba, bibigyan ho natin parang 60 days na palugid para makapagbayad dun sa mga utang. No? Kasi sa GSIS, meron tayong iba't ibang loans dyan. Eh. Meron tayong housing, merong emergency loan, no? May iba't ibang klase. So, in-extend po ito bilang kutulong ng GSIS dun sa mga miyembro nito. Ayun. Kaya naman, maya-maya po naman, meron ho tayong pagkakataon ay makakapanayam natin yung kanilang GM and EVP. Ano po? So, pero bago po ang lahat yan, isa pang magandang balita. Aba, itong governor ng si governor si sa Boracay, no ha? Sandali lamang. Hinahamdam ko itong aking materyales kanina. Ayan. So, alam ho ba ninyo, mga kasama, no? Yung room rates, no? Dito sa Boracay. Aba, in-announce itong si Governor Florencio Miraflores na nagkasundo daw with the tour operators, no? Yung mga may-ari din ng mga resorts, etc. Aba, magbibigay po sila sapagkat binuksan itong Boracay, kung di tayo nagkakamali, October 1, 75% discount. Aba, samantalahin nyo na, no ha? 75% discount ang ibibigay sa Boracay, okay? So, nagkasundo po dyan, they agreed, no? Yung mga tourist operators, bakit binibigay? Kasi, nga naman, dahil number one, pag nagpunta ka ng Boracay, meron kang requirement. Kailangan meron kang RT-PCR test results, no? Na within 48 to 72 hours lang. Yon. So, ibig sabihin kung 48, dalawang araw,
o kaya 72, dalawang araw at kalahati, o tatlong araw, sabihin mo, no, magpapa-RT-PCR test ka. Okay? Now, eh, siyempre, magbabayad ka nun, eh, mahalang RT-PCR eh. Kaya nagkasundo sila para i-offset, no, magkaroon ng discount. Aba, eh, 75% ang inyong room discount sa Boracay. So, you can stay there 3 nights or 4 nights. Medyo maganda-ganda. So, marami nga lang requirements. So, yan ang mga napagkasundoan ng mga operators at tourist establishments na magbigay ng 75% discount, no? At in-announce ito ni Governor Florencio Miraflores. Kaya sabi rin ni Secretary Harry Roque, ay nako, pagkatapos ng mahabang lockdown, it's high time naman, tayo naman ay magpahinga. Oo, tayo naman ay magbakasyon. Parang naisip-isip ko tuloy, teka muna, parang sobra-sobra na yata sa bakasyon. Ano? Kung sa lockdown kasi, wala ka naman din gagawin eh. Magkakain ka, magtutulog ka, magbabasa ka, manonood kang TV, pupunta ka gardening, etc. etc. Magagardening ka, no? At kung kinakailangan lubas para bumili ng gamot, yun lang. Parang medyo sobra na yata tayo sa mga bakasyon, no? But, again, that is a good news para sa atin, di ba? 75%. So those who are planning, mag-ingat-ingat lamang kayo sapagkat hindi pa ho normal ang ating sitwasyon, no? Ika nga, eh, meron pa ho si COVID, nandyan pa rin anytime. Kaya, relax, kung gusto nyo mag-relax, aba, eh, maganda naman talaga sa Boracay, pero mag-ingat pa rin ho tayo, okay? So, yan ang ating balita sa ating mga kababayan ngayon. Kaya, at yung magbubuk, may kinakailangan magpaswab ka na muna yung RT-PCR test dyan. At syempre, meron ka mga travel, may mga quarantine. Lahat ng mga requirements, kailangan yan, inihahanda na rin na magta-travel. But, tamang-tama yan sapagkat talagang bubuksan ito sa local mga local tourists. No? Pero doon sa mga foreigners na pwedeng ano, na binagbabalak, eh hindi pa ho kayo pwede. Hindi pa pwede. So bukas tamang-tama yan sapagkat magiging panauhin natin at ma-interview naman natin bukas si Department of Tourism Secretary Puyat. No? Berna Puyat. So malalaman natin ano pa yung mga tourist destinations dito sa ating bansa na binuksan na nila at ano pa yung mga requirements. Okay? So ngayon, balik na tayo sa pinag-uusapan natin kanina tungkol dun sa ekwasyon. Kasi alas 5:00 makakausap natin si Undersecretary no, ng Education. So aalamin natin, eh kamusta yung first day? Nahirapan ba sila? Eh, hindi ko na muna sasabihin kung sino si Yusek, no ha? Medyo mahaba ho yung kanyang pangalan. And of course, marami ho tayong pinipir na pag-uusapan ngayong hapon. Kaya tama nga lamang na itong blended learning na ito, bago ito sa pandinig natin eh. Okay? So hindi lamang yung blended learning na yan. Kasi pati yung media, di ba? Pati ang television and radio ay gagamitin na rin ng ating pamahalaan, no? Para nang sa ganon ay matuto ang mga bata at makarating sa kanila. Part of tinatawag natin na distance learning. So, 24 million public school students ang magbubukas ngayon. Aside from that, sabi nga natin at sinabi rin mismo ni DepEd Secretary, no? Leonor Briones, eh, there are still 3 million students. Pero bago yan, paninig muna natin yung welcome speech dito, no? Yung opening speech dito ni DepEd Secretary Leonor Briones. Today, October 5, 2020, we open our schools. Today, we claim victory over the destroyer, COVID-19. Let our classes begin! Ayun, exactly, di ba? Let our classes begin today, October 5. Kaninang umaga po yan, binabanggit niya. At sinasabi niya ganun, pero hindi pa rin tapos. Si COVID nandyan pa rin. Pero napapanaluna natin yan sapagkat this is a different mode. Pero ang tanong, after 1 day, after 2 days, after 3 days, 1 week, kamusta ho ang ating interconnectivity? Di ba? So, yan ang problema ho dyan eh. Number one, yung distribution ng mga laptops, computers sa mga teachers natin. Again, budget ng DepEd. Distribution ng mga tablets for public school students.
Yung 24 million ba yun? Lahat ba yun meron? Hindi eh. Diba? Kaya nga nag-iba-iba eh. Yung iba, merong manual, no? Yung iba po naman, at tinatawag natin, ay yung radio and television. So, ang sabi natin, number one, dun sa distance learning, kasi tatlong klase ito, no? Sandali, ito yan. Yan. Sa blended learning, merong modular. Aba, meron pa nga mga teachers eh. Meron pong report, ang Alliance of Concerned Teachers, 2 already died of illness hypertension. Bakit? Mental and physical stress while preparing for the opening of the classes. In the weeks before the school opening, teachers had spent long hours of printing out and sorting out, distributing learning materials. Ito yung sa mga piniprint na mga materials para sa mga bata. Then blended learning means more time of parents to assist and help their children. Kasi ang mahirap po dito, sa blended learning, lalong-lalo ngayon, parang ang reklamo din ng mga bata, kailangan talagang tutukan ng mga magulang. So, nagkakaroon kayo ng bonding and talagang kakain ng mahabang oras itong blended learning na ito na kailangang upuan ng mga magulang. Okay, nasa linya na po si Undersecretary Allen Pascual, Pascua ng Department of Education. Okay, nasa biyahe po siya. Sana hindi lang maputol ang kanyang signal. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon po, Mayor. Opo, kamusta po kayo, Yusek? Okay naman, kagagaling ko lang sa Nueva Ecija, sa Aliaga, at tinignan ko doon yung school opening. Aha. At kung ano yung ginagawa ng mga teacher, kaka ng mga bata. Ngayon naman ay papunta kaming Bitkaya para bukas naman ay maglilibot din kami sa Bitkaya. Wow, I understand. Medyo mahirap po talaga ang trabaho nyo. No? Pero first time po ito, Yusek. No? Thank you for joining us dito sa Teka Teka program sa DWIC. Pero kamusta po ang monitoring first day, Yusek? Ito po pakiulit yun, Mayor. Pakiulit. Kamusta po ang monitoring po ninyo? First day po ng blended learning po ngayon. Distance learning sa mga public school students. Kamusta po ba? Hindi po ba nagkaroon ng problema? Yeah. Maayos naman ang monitoring namin din school opening. Apa? Nagpunta ako sa isang bahay ng isang teacher. Mm-hmm. Tinignan ko rin kung paano yung mga anak niya o yung ala niya ay paano nagko-cope sa situation. Nanonood sila ng DepEd TV. Okay. At nakita na, naka-uniform pa sila kahit nasa loob ng bahay. Mm-hmm. At mukhang excited ang mga na mag-aral na muli, o kahit nga nasa loob lang sila ng tahanan, o kahit na sa harap sila ng telebisyon, may awak-awak sila mga module, yung mga printed module. Kaya isa lamang ito sa mga nakita ko, yun naman eskwelahan na may pinuntahan ako, may bagong building na, may bagong school building. Kaya lang siyempre wala doon bata at mga teacher natin doon ay kakaunti lang dahil work from home muna silang lahat. No? Yes. So far sa aking pagmamonitor ay mukhang maganda naman. Maganda naman ang opening ng ating mga klase. Yeah, oh, nice to hear that, Yusek. Ano ho? Pero paano ho yung doon sa mga gumagamit po ng internet, no? Parang nung una, parang I cannot imagine, Yusek, na oh my God, lahat yata itong milyong estudyante gagamit interconnectivity. Hindi ba parang mahirap? Mahirap ito dahil, una, first time ito. Pangalawa, ang internet penetration sa Pilipinas ay nasa 67% lang. Exactly. Kaya hindi lahat may internet connection. Mm. Pero ito nga yung ginawa natin, kaya nga sa blended learning, kung meron kang internet connectivity, punta ka sa DepEd Common, gamit ka ng learning management system, punta ka sa YouTube, punta ka sa Facebook. Mm-hmm. Pero kung wala kang internet connection, pwede yung TV, basta may TV ka, pwede rin yung radio, at yung mga malalayong lugar na walang ma-access na teknolohiya, meron naman printed module at yun naman yung inaasikaso ng ating mga teacher. Kaya iba-iba ho ang sitwasyon, iba-iba rin yung mga sagot natin kung paano ipagpapatuloy yung pag-aaral ng mga bata. What is more important, talagang magtuloy-tuloy, no one will be left, ano ho? Talagang... Totoo po yan. At saka... Alam naman po natin na hindi natin ginusto itong pandemyang ito at hindi tayo talaga preparado dito sa nangyari sa ating bansa o sa ating mundo dahil buong mundo ito. Kaya lang, kinakailangan pa rin natin ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata kaya nag-isip po tayo ng iba't ibang paraan. Opa. Kanina nga ay ginawa na namin live yung DepEd YouTube channel
Para sa ganon, lahat yung DepEd TV episode, mailagay namin sa YouTube at may download anytime ng mga bata para mapanood nila. I see. Uh-huh. Yusek, itong what was this? Itong pamimigay ho ng mga laptops, ano? Laptops, pati yung mga tablets, ano? If I may ask, ilang porsyento po ang na-distribute natin na pamimigay ng mga laptops among the public school teachers? And tablets naman din po. Mayor, alam niyo, pagdating sa DepEd, hindi pa tayo nakapag-distribute ng laptops para sa mga teacher. Although plano natin yan. Sa kasalukuyan, mahigit 1 million ang units, ang computer units ng DepEd, pero yan nasa mga eskwelahan. Okay. Para gamit ng mga bata. Wala pa yung, may gamit din ng mga teacher. Ang karamihan sa nagbigay ngayon panahon na ito ng mga gadget, ng laptop at saka tablet, eh mga local government units katulad ng Quezon City, Maynila, Pasig, Mandaluyong at iba pa nationwide, sila yung mga gumamit ng kanilang special education fund at sila yung nag-purchase ng laptops at saka tablet. Yung SEF yan, Mayor, alam naman nyo na meron tayong pondo sa special education fund at nagagamit, pwede natin gamitin yan. Dito po sa DepEd, yung mga units na nandun sa mga computer units na nasa eskwelahan, pinayagan po natin na ipahiram yan sa mga teacher at sa mga estudyante at iuwi para sa ganun kaya magamit dahil mga 1 million din po ang karaang ang bilang ng mga yan. Aba, malaki, marami-rami rin o, ano ho? Marami-rami rin po yan, meron din po kaming panukala sa Kongreso na sana makabili tayo ng one laptop for every teacher. Okay. Abutin po yan ng 27 billion ang halaga ho niyan. Wow. Kung bibili po tayo. Kaya napakalaki po ng kailangan natin pondo. Yusek, kasama ba ito sa 2021 budget? Because I understand the DepEd budget, no, is, the DepEd is asking something like 600 plus billion ang budget for 2021. Kasama na po ba ito? Distribution o pamimigay ng laptop for every teacher? Actually, sinama namin yan sa proposal namin sa DBM. Subalit, hindi ata ito nakasama dun sa National Expenditure Program, dun sa kanilang proposal sa Congress dahil we have limited fiscal space. Kaya ilang pondo natin, hindi yan naisama. Pero may mga pag-uusap naman sa Kongreso na mukhang gusto naman ng Kongreso na i-realign yung ibang pondo at maglagay para sa laptop ng teacher. Maaaring hindi 100% at this time, pero a portion of it, para sa ganun ay masagot na rin natin in maybe in 2 or 3 years time, mapunuan natin lahat yan. Kasi kung magtutuloy, at hahaba pa Yusek itong problema natin sa blended learning, kasi bago po ito. Totoo po. Hindi ho ba? Kung bago ito, lahat kinakailangan ho talaga mag-adjust eh. Now, yung mga parents, of course, yung ibang ho dito rin, na nakakausap natin mga magulang, parang mas nahihirapan pa nga daw sila doon sa face-to-face eh, dahil parang mas mahabang oras ang kailangan tutukan nila doon sa kanilang mga anak eh. Rather than yung face-to-face, Yusek. Totoo po yan na medyo hindi po tayo sanay dito sa nangyayari ngayon. Apo. Kumbaga so kung dahil ito ay bago, so nahihirapan tayong lahat mag-adjust. Hopefully, na kapag nakapag-adjust tayo, mas maayos ito. Mas gusto talaga natin yung dati. Dahil yung dati, kabisado na po natin kahit na tulog tayo, alam natin yung gagawin natin. Pero hindi po natin gusto na magkaroon tayo ng pandemya at gumawa ng ibang paraan para dito. At kailangan ho talaga lahat mag-adjust eh. It's not only the DepEd, it's not only the students, the parents, no? Lahat po talaga, the stakeholders, kailangan mag-adjust. Totoo po yan. Talaga pong masakit sa ulo ito, pagod ang karamihan sa atin, hindi natin alam kung ano ang mangyayari, pero nag-a-adjust po tayo talaga at ginagawa natin ang paraan. Habang kaya po natin, gawin natin. Yusek, I read an article, no? Are there still, binanggitin yata sa speech kanina ni Secretary Leleng Briones na there were still about 3 million na public school students not enrolled yet, hindi pa kasama dito sa enrollment. Mukha,
meron pa rin po tayong ganyan. Hindi po tayo 100%. Okay. Di ba po natin naabot yung 100%. Mm-hmm. Ang tingin po namin dito, eh, may pag-agam-agam po talaga ang mga magulang. Okay. Na kahit na sinasabi natin, kwanto, study at home ito, may pag-agam-agam pa rin sila. Mm-hmm. Kaya unti-unti ay total mga mahigit 97% naman na po yung ating enrollment. Mm-hmm. Eh palagay ko, pag nakita ho nilang nag-aaral na lahat, eh magpupursige ho yan, magkakaroon, maiinganyo rin po natin na mag-enroll ng mga yan. Yeah. Ano ho yung agam-agam ng mga parents ito, Yus? Eh? Parang tatakot pa rin sila dahil yung anak nila ma-expose? Hindi naman po. Ang tingin ko dyan, baka may hirapan silang i-adjust din yung style ng pag-aaral ngayon na blended learning. Yes. Baka hindi pa rin sila kumbinsido na pwedeng mag-aaral ang mga student ng mga anak nila sa loob ng bahay. Mm-hmm. O sa pamamagitan ng TV o radyo. Ito ho, tingin natin na mga pag-agam-agam ng ilan sa ating mga magulang. Uh-huh. Paano yung si Kiyono? Na-monitor ba ho niya? Paano naman yung mga nandun sa mga lalawigan na wala naman ding kakayahan na may telebisyon? Kung sa bahay. Yung pong ang tingin po namin dyan, ilang porsyento talaga ang mga kulang pa ng access sa technology pero kayang abuti ng radyo. Kung hindi man, ang pumupunta po sa kanila talaga ay yung ating mga guro. At sa pakikipag-ugnayan din sa mga opisyalis ng barangay, sila ho yung naghahatid ng mga learning modules. Kaya nga po ang tawag nila doon, self-learning module, na kaya ng mga bata dapat na umantabay o makisabay doon sa lesson na either napapakinggan niya sa radyo o mapapanood niya sa TV. Uh-huh. Yun yung printing modules na ito, yun dapat aralin ng bata, and then through the television and radio, susundan po nila yung teachers. Parang reinforcement po yung TV natin at saka yung radio natin doon sa binabasa ng bata. Mm-hmm. Kung meron naman po siyang internet connection, doon sa DepEd Commons naman, may mga ibang materials pa at may mga may learning module pa doon. Meron learning management system doon na magagamit nila for interaction with their teacher. Yes, oho. Yusek, just one last question. Alam kong busy po kayo, no? How do you compare ito? First time ho ito, Anil, blended learning, distance learning, compared to traditional face-to-face natin. So, how do you compare po itong preparation na ginawa po ng Department of Education? Mabigat po itong preparation na ginawa natin for this time dahil noong nag-start ang pandemic, ito ay Marso o February, sabihin na natin, ilang buwan lang ho ito. Nang ginawa natin lahat ng magic na kailangan natin gawin. Eh mukhang naayos ho natin, hindi ho to perfect, hindi ho natin nasasagot lahat. Mm-hmm. Pero palagay ko, sumasaludo ako sa mga opisyalis ng DepEd, lalong-lalo na sa ating mga teacher, at nagagawan po natin ang paraan ito. Mm-hmm. Ito nga yung panahon po na nagkaroon pa tayo ng teacher broadcaster. No, yung teacher natin ay nagtuturo na sa harap ng TV, okay. Sa harap ng mikropono. Uh-huh. Kaya very challenging, mahirap. Pero sa tingin po natin, kulang pa ho ito sa tingin natin dahil ang nakasalalay po dito ay yung future generation. Mm-hmm. Mahirap naman na hindi sila pumasok at wala ang gawin. Yan po yung nakikita naman natin dito na gawin natin ang kailangan natin gawin para hindi huminto yung pag-aaral ng mga bata dahil ang magiging katayuan po nila ay katayuan din ng bansa kung hindi natin nagawa ito. Mm-hmm. So for the meantime, itong opening ng klase, Yusek, ay hindi natin problema muna ang mga kakulangan ng eskwelahan, kakulangan ng teachers. Iwakan ka ko lang. Okay, meron pa rin na. Dahil andun pa rin. Yung mga teacher natin kailangan din talaga dumami rin eh. Mm. Ang kulang ang medyo may relax tayo ng konti ngayon na mayor, right? Ah. Hindi kulang ang classroom ngayon. Mm-hmm. Uh-huh. Kasi ho, maraming kwarto ang maraming tahanan ngayon. Ang naging classroom. Oho, medyo bakante no ho. Ay, anyway, so, Yusek, maraming salamat po. Thank you for joining us. At napakalaking tulong po ng mga information na binigay niyo po sa amin sa ating palatuntunan. Thank you very much po for joining us.
Salamat po, Mayo. Salamat po. Ingat po kayo. Mga kaibigan, si Yusek Alan Pascua ng Department of Education, siya rin po yung sa Administrative Service Information and Communications Technology Service ng Bureau of Learned and the Support Services. Ayan, si Yusek Alan Pascua. Nabigyan po sa oras po natin, 4:00, makalipas po ang 5:00 ng hapon. Babalik po ang Teka Teka. Teka Teka, 4:30 na. Teka Teka, 4:30 na. Makulit itong batang ito ah. Itong apo ko nito si Rami. Hindi na siya 4:30, 5:11 na po ang ating oras. Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan dito po sa Teka Teka sa DWIC 882 sa inyo pong himpilan. Pero bago tayo magpatuloy, ba? Batiin muna natin ang maligayang karo. Ito ating birthday. Ito ating kaibigan. Ito ating birthday tuloy. Nais kong batiin itong ating kaibigan, si Corina Sanchez. Kung tawagin namin siya dati sa ABS, si Corine. So Corine, happy happy birthday sa iyo, ha? At ilang taon na ba si Corine? Naku, hindi natin alam. And nagdiwiwang din ang kanyang kaarawan si former Laguna Governor E.R. Ejercito. Uy, magandang hapon. Naging nakasama din natin 'yan si Gov E.R., no? Diyan sa Laguna. Dati ano, sa scouting kami magkasama niyan. Okay? At kahapon po ay kagabi nagmisa kami mag-anak napanood namin sa online mass si Cardinal Tagle. Abay, magaling na po pala si Cardinal Tagle. He's okay now as he celebrated the Holy Mass yesterday morning sa Manila Cathedral. Okay? So, yan ang ating mga babatiin, mga pagbati na. At doon sa mga regular na mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa programang Teka Teka, magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko na iisa-isahin, ano ha? Sapagkat baka kulangin tayo ng oras dahil alam niya naman, meron tayong susunod na pag-uusapan itong mga GSI sapagkat unang-una, ilan ba miyembro ng GSIS? Ay, lahat yata, no? Miyembro ng GSIS, di ba? So, ayan. Si Jimmy Velches, lagi natin itong ano. Si Johnny Rosote, nakikinig sa atin, nanonood sa atin. Si Jerry Borja, ayan. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Okay. Now, parang merong bagong programa. Gusto nating malaman kung ano ang programa ng GSIS sapagkat unang-una, nabanggit ko nga kanina, Government Service Insurance System. Ilan sa atin ang mga miyembro nito? Ilan sa atin ang mga nakikinabang dito? At ilan din sa atin ang kinukuna ng contribution nito sa ating mga payroll? So, nais nating malaman anong proyekto ng GSIS sa kanyang mga miyembro sa panahon ng COVID. Alam naman natin, pandemic ngayon, hindi ho ba? So, lahat ng tao talagang kinakailangan maghanap buhay. Lahat ng tao, yung iba talagang namumutang pa. Diba? Lahat ng tao ay talagang kinakailangan kung dodoblehin para lang mabuhay ang kanilang pamilya ay talagang gagawin yan. Pero ilan ba ang walang trabaho ngayon? Abay, milyon. Ha? So ngayon sa pamamagitan ng GSIS, malaman po natin ano ang proyekto nila at paano sila nakakatulong ngayon sa mga miyembro ng GSIS. Nasa linya na po si Ms. Nora Malubay, siya po ang executive, thank you. Siya po ang executive vice president ng GSIS sapagkat kamakailan sabi nila magpapatupad ng 60 days na dalawang buwang moratorium sa pagbabayad ng loan ang GSIS o Government Service Insurance System simula Nobyembre. So sabi sa po ng GSIS, sakop nito mga aktibong miyembro at pensioners na mayroong existing na utang. Ayan. Kaya gusto ko po nating linawin ito sa ating panauhin ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Nora. Magandang hapon po, Sir Mel. Si Mon Ilagan po ito. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta kayo? Nag-interview kasi na halo-halo ko limang pangalan. Okay. Oo nga. So, sa dami siguro na interview na, na paghalo-halo na. No? But anyway, thank you for joining us. You are with the Teka Teka program over DWIC, no, Nora? So, we came across with this article or news na ang GSIS, no, ay magbibigay ng parang 2 months or 60 days na moratorium doon sa mga members na may utang. Can you expound on this? Opo, ganito po yung sermon.
Magkakaroon po kami ng loan moratorium. Actually po, additional 2 months po ito. Kasi use, nagbigay na po kami nung una under the Bayanihan Trail as one act. No? March, April, May, and June. 4 months. Ngayon po, nagkaroon ng Bayanihan 2. We want to be compliant with that law. So, magbibigay po kami ng loan moratorium November and December. Okay. Bakit November and December? Bakit po November and December? Kasi po para naman po maganda po maging magaan at maging hawa po sa ating mga government employees po sinelebrate nila ang kanilang Christmas. So, hindi po kami kukolekta ng monthly loan, 2 months loan amortizations from our government workers. Ayan. Okay. So dalawang ikaga ito November and December para at least kahit na papaano medyo magaang para sa mga miyembro ng GSIS. Ilan naman yung norma ang mga miyembro ng GSIS? 1.8 million po ang active and then mga 500 po ang pensioners. Ba ano rin ano ha? Marami rin. Sa ito po po, Termon. Bakit po November December? Para po may time pa po tayo mag-advise sa mga government agencies. Ngayon October, hindi ko naman pwedeng habulin yung October kasi po tapos na yung payroll. O sige, ngayon pong November, December, all government agencies are advising you not to deduct the loan amortization due to GSIS for the month of November and December. Uh-huh. Kasi po, napaka-tedious po kasi yung naging experience namin ng aming pag-refund. Nung nagkaroon po ng moratorium noong March, April, May, June, ang hirap po mag-refund. So ito po, sisiguraduhin namin, agencies wag mong didakan sa salary. Ang kanilang mga loan amortization due to GSIS para wala po tayong problema sa pag-refund nito. Wala po kami inilipan. Okay? Oo. Siguro, Nora, ito ba may corresponding siguro memory sa mga different agencies ano, para at least alam na din nila, no? Opo, nilabas na po namin memorandum circular at saka lahat po ng agencies nakausap na po. I see. Okay. So, aside from this, no, na extending, no, magkaroon ng moratorium, no, pagbabayad November and December under the Bayanihan 1 Bayanihan Hilas 1 Act 1 and 2. Now, what other programs pa ang pwedeng maitulong ng GSIS, no, especially in this pandemic kasi we started March. Opo. Nabalitaan mo ba yung aming BFF, Bayanihan Fund for the Frontliners. What is this all about? Bayanihan Fund? Bayanihan Fund for the Frontliners. Okay. Lahat po ng Frontliners Hospital, pwede po yung mga doktor, nurses, mga admin staff, basta po lahat ng tumutulong na mag-asikaso sa mga COVID-19 patients. Okay. So nagkatumpin yung mga frontliners po tayo na nagkasakit at namatay po because na-infect ng COVID-19. On top of whatever they will receive from GSIS, let us say mga death benefit po. Ito po mga government employees po na frontliners, ano po? Like doctors, nurses, pharmacists, mga medical staff, mga admin staff, lahat po yan ang frontliners. Nagbibigay po kami ng aside from the death benefit po na nakukuha sa GSIS at saka funeral benefit, meron din kaming binibigyan na BFF ng 500,000 per person po na naging biktima po ng COVID-19. Yung mga sumakimil ang buhay po because of this, they served, they sacrificed para po tingnan yung mga COVID-19 patients. So nag-sacrifice po tingnan ng kanilang buhay. So yan po, binigyan po natin ng BFF, Bayanihan Fund for Frontliner na 500,000 po ang bawat isa. Nakailan na po ito? Nabayaran na po namin 13, 13, pero nasa listahan po namin mga 26 yata. Pero, 26. So yung balance po, nag-process pa po at iba po nagsasubmit ng mga documents para mabayaran po namin yung beneficiaries po nila. Aha, ayan. So tinatanong ni ito po nakikinig sa atin si Iman Corpus. To Iman, magandang hapon. At tanong din ni Jennifer Esteves Misagal, sabi niya
pwede po bang itanong sa GSIS kung kailan po yung educational loan? Meron po ba tayo educational loan? Meron po tayong educational loan. Ito po yung 10-year program namin. Ibig sabihin po, malapit na po ito. October, ano po ba tayo yun, site? October 5. I-announce na po namin ito. Opo, malapit na po. Ito pong educational loan natin, either 4-year course or 5-year course po yan. Ano po? So, after na nakapag-aral po yung bata, halimbawa po, kinuha niya 4-year course. So, habang nag-aaral po siya, bayaran po ng GSIS, mag-extend kami ng loan, maximum of 100,000 per semester. Okay? O per year, per year. Per year, 100,000. So, kung 4-year ka, 4-year course, 400,000. Parang napakalaki dito. Kung 100,000 po, Ma'am Nora, kung per semester. Per year. Oh, this is per year. Per year. Regardless of the course, ha? Opo. So, habang pininag-extend kami ng loan for 4 years, wala po silang mabayaran. Magbabayad po sila 1 year after pa. So, meron pa kong allowance na 1 year, tapos on the 6th year, takap lang po siya magsisimulang magbayad. Yes. Kung halimbawa kung 100,000, magkano po ang monthly nito na dinideduct sa for every member sa educational loan? So 100,000, kasi po ano to let me see. Hindi ko lang ano dito yung kuna, no? Pero malita po interest natin dito kasi ang interest po natin 6% lang. 6% ang interest. Okay. Malita lang po. Tapos po, may redemption insurance po. Ano wala po ba na po itong mga collaterals pa pagka nagpautang ang GSIS ng educational loan, ha? Basta as long as you're a bona fide member, no? Apo. Okay. At saka po, nagbabayad ka ng premiums mo. Okay. Regular ka. At least yung last 3 months mo, intact ka, nagbabayad ka. Palit ka po interest dito, 6% na po ang hinana namin dito sa aming educational loan. At payable po ng 5 years, opo. Payable po ng 5. Hindi po pala. 8% po, payable po ng 5 years. Maliit lang po. Oh, Ma'am Nora, last question. Kaya po niya magiging. Oho, may pera pa ho ba ang GSIS? Ay, opo. Kasi, Sermon? Yeah, go ahead. Yung po emergency loan, aming pong nire-open. Okay. Itong September 28. Okay, emergency loan. Emergency loan po, kapag ka po bago ka palang mangungutang, new loan, 20,000 po maximum. Okay. Kapag ka po renewal, halimbawa, nagkaroon ka ng emergency loan dahil nagkaroon ng typhoon sa lugar mo sa probinsya, so nakapag-adelta, so may casting ka. So, ang loanable amount mo, 40,000. Pero magneneto ka ng maximum na 20,000. Yan. Gaano kabilis ito, Ma'am Nora? Halimbawa, mag-emergency loan ako. The fact that the very nature is emergency loan, baka naman ho ang daming proseso. Kapag ka po nag-kiosk kayo, kasi open naman po lahat ng kiosk, mas gusto po nila na pupunta sa kiosk, computerize po, most of the time po, mga 1 to 2 days kan po naki-credit na po yan. Ganun kabilis ito? 1 to 2 days, ha? Apo, pag nagtagal, mga 3 days. Pero yung iba po, hindi ko nagpupunta sa mga kiosk, nag-i-email na lang po ng application. So they have to wait, tapos may tatawag sa kanila, may mag-inform, na pinaprocess namin, etc., etc. Pag na-approve po yun ng AAO nila, madali na lang po yung 1 to 2 days to 3 days lang po yun. Yes, oo. How about the housing loan? Ang housing loan po, wala po kami yung bagong housing loan program. So yung mga dati lang po, tuloy-tuloy po yun ngayon dahil meron tayong bayanihan 2. Kahit po ng bayanihan 1, nagkaroon din po kami ng loan moratorium sa housing loan. Ngayon po sa bayanihan 2, meron din po tayong loan moratorium November and December po. Yan. I see. Okay. So how do we, kung sakasakali, of course, lahat iniiwasan na ngayon, lahat po ngayon paperless. So lahat po ito puro internet na lang, lahat po ito puro mga ano na lang. Email na lang, no? So, ita-dropbox na lang, no? So, wala na ho talagang bihira na iniwasan natin ng face-to-face. Okay. Opo, pati po yung, Sir Ramon, yung pong mga pensioners namin na nire-require namin every birth month kailangan magpakita, sinuspend po namin yung ganung requirement. So, hanggang December po, tatanggap sila ng pension. Even though they will not give proof of life.
on birth month. Okay po yun. Nakasuspend po yun. So, tuloy-tuloy pong bayad natin ang pension. Hindi naman ho nadidelay, Ma'am Nora, itong ay, mga natin, ha? Noon nga po nga, April, May, and June, ang aga-aga po namin ibinigay eh. Mm-hmm. Before the 8th. Eh ngayon po, ang bigay naman namin is always on the 8th of the month. I see. Okay. Opo. Uh-huh. Thank you very much, Ma'am Nora. Salamat po. Gusto lang namin malaman yung ano, anong nagawa ng GSIS at naitulong sa mga kababayan natin, especially this pandemic. Thank you very much. Thank you po. God bless po. Bye-bye. God bless. Oh, si Nora Malubay, the Executive Vice President of GSIS. Okay. Oras po natin, 5:26 in the afternoon. Like to say good afternoon kay Owe Diaz. Nakikinig din sa atin ngayon. Si Owe, magandang hapon sa iyo. Okay. So ngayon, tingnan na muna natin, ihanda na muna natin, ihabol natin. Baka yung mga ginang ng tahanan na gusto pang mamalengke, habol muna natin. Ito na ang ating palengke report. Uy, mabibili ka? Teka, okay ba budget mo? Alamin natin sa Price Monitor. Ayan, Isha, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Mon. Kamusta na? Okay lang. Ikaw, kamusta ka na? Anong balita? Saan ka ayos, lang? Anong palengke ka ngayon? Ayos naman ako dito, Sir Mon. Galing ako kanina sa Morong Rizal. Wow, Morong naman ngayon. Dati Taytay, ngayon Morong. Okay. Yes, bumisita ako dito sa Morong Rizal upang alamin ang latest na presyo ng ilang mga pangunahing bilihin. Unahin natin ang presyo ng mga gulay, Sir Mon. Okay. Ang repolyo, talong at patatas ay nagkakahalagang 80 pesos kada kilo. Mm-hmm. Samantalang ang labanos at kamatis ay pumapatak naman ng 50 pesos kada kilo. Nagkakahalagang 100 pesos naman ang presyo ng sibuyas. Nagmahal. Mahal ah? Mm-mm. Okay. 80 pesos naman kada kilo ang presyo ng patatas. Ang talong naman ay nagkakahalaga ng 40 pesos kada kilo at 10 piso kada bundle ang presyo ng sitaw. Mm-hmm. So, dumako naman tayo dito sa presyo ng mga karne ng baboy. Mm-hmm. Ito ay pumapalo ng 230 pesos kada kilo. Nagtaas ng 10, sir. Na. Dati 220 lang yata yan dati, ha? Yes, sir. Kaya nga medyo nagmahal. Okay. Ito ha, nakita ko yung presyo ng liyempo natin sa gusto ng mag-ihaw ng liyempo dyan. 250 pesos kada kilo. Mm-hmm. 220 naman ang ribs at 200 ang pata. Ba? Okay. Samantala, bahagyang gumalaw, Sir Mo, ng presyo ng manok. Mm-hmm. Nagkakahalaga ito ng 162 pesos. Uh-huh. Dito naman tayo sa bentahan. Gumalaw ito, I'm sure, gumalaw ito pataas, hindi yes, gumalaw, gumalaw ng 2 pesos. Okay. Mm-mm. Ito ah, nadako ko kanina sa presyo ng mga isda. Ang bangus natin ay 200 pesos, Sir Mon. Mm-hmm. Ay, mahal yan ha? 200 ha? Kaya nga, Sir Mon. O ano yan? Baka yan yung ano? Baka yan yung boneless? Tingin ko. Diba? Kasi kanina kasi, Sir Mon, nung dumating ako, aba kahit mahal, sold out. Ah, talaga? Ay, baka ito nga yung ano, ito yung boneless, yung galing. Baka, ng, Sir Mon, siguro yung mga ayaw nang magtanggal-tanggal ng mga tinik. Mm-hmm. Eh, okay. Preferred na lang nila kahit mahal ay bumili na lang ng boneless bangus. Mm-hmm. Ay, Sir Mon, ito, nakakita ko ng dalagang bukid. Mm-hmm. Nagkakahalaga ng 280. Aba? 280 ang kilo? Yes, sir. Parang mahal yata yung dalagang bukid mo ah. Mahal, pero fresh naman. Ah, okay. Siyempre naman dapat naman fresh. Alam nga naman, bibili tayo ng hindi fresh. No? Mahirap naman yun. Siyempre, dapat naman po talaga kahit mahal ay mas piliin pa rin natin yung fresh at safe ng mga isda. Oo. Akala ko nga yung dalagang bukid eh. Parang ano eh, pagkain ng talagang mga... Alam mo yun? Medyo social. Hindi na nga. Parang social na nga siya ngayon dahil sa presyo niya. Nagmahal na. Kaya nga. Okay. Eh, dito na lang ako, Sir Mon. Mukhang pang GG na lang ako. Pang GG. Okay. Eto, bumaba sa 150 pesos kada kilo ang ating galunggong. Okay. Mm-mm, 150. Maggalunggong na lang muna tayo. Galunggong sa mga mamis. Galunggong muna tayo. Mm-mm.
Ito, itong huling nakita ko, ang tilapia ay 140 pesos. Aba, puro isda ang ulam mo ngayon linggo nito, sigurado. Kaya puro isda ang sinasabi ang binabalita mo sa amin. Anyway, thank you very much. Ha? Maraming salamat sa iyo, Isha. Maraming salamat din sa iyo, Sir Mon. At ito po ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Morong Rizal. Ako po si Isha Mariano para sa DWIZ 882 na nagpapaalala, mga ka-IZ, stay healthy, stay safe. Uy, mamibili ka? Teka, okay ba budget mo? Alamin natin sa Price Monitor. Ayun, kaso nagmahal eh. Mahal pala yun, dalagang bukid. Ha? Masarap pa naman na isda yan. Pero galunggong, mahal na rin eh. But anyway, yan ho ang ating palengke report para sa ating price monitor natin para doon sa mga namamalengke. More or less, the idea, ang ating kasamaan si Isha Manalo ay galing po sa palengke ng Morong Rizal. That give us the time, 5:31 in the afternoon. Ako, papaalam na po tayo, no? Medyo lumampas na tayo sa oras. Maraming salamat sa iyo for joining us in the Teka Teka program. And tomorrow, tabayan niyo po kami sa pagkatomorrow si Secretary Puyat, Berna Puyat po ng Department of Tourism ang ating makakapanayam bukas po ng hapon. So ito po yung lingkod, Monilagan sa programang Teka Teka. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat and stay safe always. Bye! Teka Teka! Alas 4:30 na!